wag na wag niyong iisipin na kulang yung gatas ninyo kaya umiiyak si baby. Hello everyone and welcome back to my channel. This is your nurseries. So for today's vlog, i-share ko naman sa inyo yung principle of demand and supply during breastfeeding. Ang karaniwan na nababother ang first-time parents, lalo na first-time moms, sa mga walang tigil na pag-iyak ng baby. So, ano bang kadalasan natin iniisip kapag yun, madalas na naiiyak si baby? Ano bang madalas natin na naiisip kapag madalas na umiiyak si baby na gutom siya, baka kulang yung gatas natin, or hindi siya nasa-satisfy sa na kukuha niya sa ating milk. Lalo na kung first time mong mag-breastfeed, sobrang kakabahan ka and sobrang magda-doubt ka sa sarili mo. Bakit ganito? Bakit hindi tumitigil yung anak ko sa pag-iyak? Bakit parang hindi ko siya natutulungan? Parang hindi ko siya nabubusog? So, syempre ikaw bilang mami na nagre-recover pa lang sa lahat ng pinagdaanan mo during pregnancy and delivery, talagang magkakaroon ng impact sa'yo yun na naririnig mo si baby na ganun. Plus pa, nagiging bothersome pa sa family members natin or sa mga ibang tao na nakapaligid na umiiyak lagi si baby. So, naririnig nila. Akala nila laging ano ba yan? Gutom si baby. Hindi ata nabubusog sa gatas yun. Before, may nagsabi pa sa akin na family member na pagka naubos yung gatas mo or pagka kinukulang ka ng gatas, tatakbo kami sa drugstore para bumili ng formula milk ni baby, ha? Or yung, actually, yung mom ko nga, sabi niya na, nak, bilhin na kaya natin ng, ano, gatas si baby. Kasi, iyak ng iyak, kawawa naman. So, kailangan niyong intindihan na importante yung principle of demand and supply sa first weeks ng breastfeeding. Lalo na sa postpartum pa lang. Kasi dyan pa lang yung mag-establish tayo ng milk supply. First 6 weeks yun yung pinaka-importante. So, every 2 to 3 hours or per demand. Maririnig niyo yan sa mga hospitals, lalo kung sa tertiary hospitals na may mga nurses, doctors, lactation consultants, lactation nurses, lagi yan ina-advise na, oh, mommy, just continue your breastfeeding for 2 to 3 hours or per demand. Just latch your baby per demand. So, ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, every 2 to 3 hours talaga siyang nagugutom. Pero, ang actual na duration lang talaga nun na nagsasuck si baby na kumukuha siya ng milk is 15 minutes to 20 minutes. Yung afternoon, minsan nagsasuckle lang siya, gusto lang niya ng cuddle, gusto lang niya ng warmth ni mommy, gusto lang niyang marinig yung voice ni mommy. Kaya parang antagal-tagal na niya nag-feed. So, lagi niyang tatandaan yung principle of demand and supply. Yan yung pinakang magiging ano niyo, first na bala ninyo para mag tuloy-tuloy yung journey nyo sa breastfeeding. Kasi hindi pwedeng ma-interrupt yan eh. Hindi pwedeng masalitan ng formula milk or mag-mix feed. Kasi kapag nag-mix feed tayo, syempre, mababawasan yung demand sa breast natin. Kasi may alternating feeding. So, hindi tataas lalo yung supply natin. So, ganun ka-importante yung unlatch kung tawagin. So, every 2 to 3 hours or per demand. Kapag ka nag-poop kasi or nag-pee si baby, kahit kaka-feed niya pa lang, before 2 to 3 hours, talagang magugutom na siya kaagad. Yun yung per demand. Ang conclusion natin, hindi kulang yung gatas mo. Kaya iyak ng iyak si baby. Laging sapat yan. Kasi, biruin niyo nung araw, nung mga panahon na hindi pa nade-develop ang formula milk. Wala namang ibang ibibigay ang mommy sa babies, eh, di ba? Kundi mga gatas lang ng ina. Purong gatas lang ng mga mommies. Tsaka God-given milk yan. Never na magiging kulang ang supply niyan. Talagang nasa atin na lang nakadepende kung gaano mo ipupush ng husto sa baby mo, yung breast milk mo, para tumaas yung supply niya. Kasi minimit mo yung demand ni baby.
Kasi si baby, unlimited talagang demands niyan. So, kung mag-a-adjust ka or sasabayan mo yung demand niya, talagang tataas yung supply mo. Second, just latch. So, unlatch lang, unlatch. Bigay mo lang yung breast every 2 to 3 hours and per demand. Lalakas na yung supply mo doon. Pinakang the best stimulation ng suckle ni baby kaysa sa mga pumps or hand expression. Iba pa rin talaga yung suckle ni baby. And last, hindi pag-iyak ni baby ang dahilan para isipin mo na mababa ang milk supply mo at itigil mo yung pagbe-breastfeed mo kasi sobrang daming dahilan kaya siya umiiyak. Una-una, sa kalabas pa lang niya sa womb na kung saan sobrang secure niya, di ba? May warmth, may voice ni mommy, may heartbeat ni mommy na naka-megaphone, never siya nakakaramdam ng gutom, never siyang nakakaramdam ng pagod, wala siyang nararamdaman na pain, nagsuswimming lang siya sa loob, hindi niya kailangang ma-irritate sa wet nappy kapag nag-poop or nag-pee siya, kasi nasa loob lang siya ni mommy. So, maraming adjustment, sobrang daming adjustment na nararanasan ni baby, kaya siya iyak ng iyak. Kaya, huwag na huwag niyong iisipin na kulang yung gatas ninyo. Kaya umiiyak si baby. So, short video lang to. I hope makagawa pa ulit ako ng mga breast. And thank you sa mga nanonood. If you find this video helpful, please click the like button. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and just hit the notification bell para ma-notify kayo if I have new uploads. Thank you!